Para sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to Ephesians chapter 1 verses 7 hanggang sa 8. Ephesians chapter 1 verses 7 hanggang sa 8. Ang sabi po dito, sa kaniya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. May the Lord bless the proclamation of His word today. Sa versikulo 3 hanggang sa 14 po, mga kapatid, dinidescribe ni Pablo ang spiritual blessings na inihain o inihanda ng Diyos sa atin kay Kristo. And Paul refers to them as spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Ito po ay mga pagpapala ng ating Diyos at para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Ang Diyos lamang po ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri mula sa kaniyang mga tao. At isinulat po ni Pablo sa verse 6, to the praise of the glory of His grace. At matapos po, binanggit ni Apostle Paul na binigyan tayo ng Panginoon ng pagpapalang spiritual in heavenly places, ay nagpatuloy si Apostle Paul sa pag-describe ng mga pagpapalang ito. At gaya ng nabanggit po natin nung mga nakaraang linggo, mula sa verse 3 hanggang sa 14, isang sentence lang po yan composed of 200 words. And then sa verse 4 and 5, binanggit po ni Pablo ang unang pagpapala na ating natanggap. Ito po ang election and predestination. Ang election po ay nagde-define sa mga objects or pinaglaanan ng pagpapala ng Diyos. At ang predestination ay nagde-describe po na predetermined po ang mga blessings na ito na inihanda ng Panginoon para sa kaniyang mga tao even before the foundation of the world. And then sa verse 5, ni-remind po tayo ni Apostle Paul na tayo po ay pinili ng Diyos at itinalaga para sa isang layunin na tayo ay maging mga anak ng Diyos. He predestined us to adoption as sons. And ultimately, ang mga blessings na ito ay meron lamang iisang layunin. Ang sabi po ng verse 6, para sa ikapupuri ng kaniyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Ang minamahal dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. And in verse 7, ay binabanggit ni Apostle Paul, at yun po ang ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito, binabanggit ni Apostle Paul ang isa pang pagpapala na na-accomplish ng ating Panginoon in the heavenly realm for us. Ang sabi po sa verse 7, sa kaniya'y mayroon tayong katubusan, redemption, sa pamamagitan ng kaniyang dugo, so redemption by blood, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kaniyang biyaya. So kay Kristo po, mga kapatid, mga kaibigan, nag-provide po ang Panginoon ng katubusan para sa kaniyang mga tao. Pero ang tanong dito, ano bang ibig sabihin ng redemption or katubusan? Ginagamit natin yung salitang redemption or redeemed palagi. Pero malinaw ba sa atin ang kahulugan ng salitang redemption? So meron pong tatlong anggulo ang ating matutunghayan mula sa ating pag-aaral ngayong gabi patungkol sa redemption. Una, a ransom paid. Ito ay ransom or katubusan, bayad. Kidnapping po ang nasa isipan ko po nito. And then pangalawa, the cost of our redemption, ang halaga ng ating katubusan. Ang sabi po ng verse 7, sa pamamagitan ng kaniyang dugo. So it is redemption through His blood. The cost of redemption ay ang kaniyang dugo. And then pangatlo, the end of our redemption, ang layunin ng ating katubusan. Ang sabi po dito, the forgiveness of our trespasses. Tinubos tayo ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. At nawa po ay tulungan tayo ng Diyos sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita sa gabing ito. Dumako tayo sa unang punto. A ransom paid. Ang ransom na binayaran. Ang salitang redeem po sa Biblia, mga kapatid, mga kaibigan,
It could refer to liberation or pagpapalaya. At makikita natin ang salitang ito na ginamit upang ilarawan ang bansang Israel sa Luke chapter 24. Noong ang ating Panginoon ay kinausap niya ang kaniyang mga disciples doon sa daan tungo sa Emmaus. For instance, Luke chapter 24, verse 21. Please turn there. Luke chapter 24, verse 21. Ang sabi po dito, subalit umasa kami na siya ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon, ang ikatlong araw, buhat ng mangyari, ang mga bagay na ito. So yung tubos na binanggit dito ay meaning to say liberation. Magpapalaya sa bansang Israel in the context sa Roman bondage or bondage ng Roman Empire. Mababasa din po natin ang salitang redemption sa Old Testament. Please turn to Exodus chapter 6 verse 6. Exodus chapter 6 verse 6. At ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako ang Panginoon at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga pasanin ng mga Ehipsyo at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila at aking tutubusin kayo na may nakaunat na kamay at may dakilang kahatulan. So ang tubos na ibig sabihin nito ay liberation, bigyang kalayaan. It carries the idea of captives na pinalaya, alipin na pinalaya. Those in bondage being delivered. Ang salitang redeem din sa Biblia ay tumutukoy din ito sa halaga na pinambayad. Ito na yung tinatawag na ransom. For instance, kung ang isang Israelita ay ibinenta, ipinagbili bilang isang alipin sa taon ng jubileo or year of jubilee every 50 years. Magkakaroon po siya ng kalayaan. He would be redeemed and set free. For example, Leviticus chapter 25 verse 49. Leviticus chapter 25 verse 49. Ang sabi po dito, o ang kaniyang amain o ang anak ng kaniyang amain ay makakatubos sa kanya. O sino mang malapit na kamag-anak sa kaniyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siyang kakayahan ay matutubos niya ang kaniyang sarili. So yung tubos na ito, it refers to the ransom money or ransom price. Sa lumang tipan po mga kapatid, mga kaibigan, sometimes dinidescribe po ang redemption in a sense of substitution. Yung hindi mo kayang gawin, merong substitute para sa iyo. For example, Exodus chapter 13 verse 2. Please turn there. Exodus chapter 13 verse 2. Ang sabi dito, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay. Anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao o maging sa hayop ay akin. So substitution. Sila sana ang ibigay sa Panginoon bilang handog, pero merong substitute. Exodus chapter 13 verse 13. Ang sabi dito, bawat panganay ng asno ay tutubusin mo ng isang kordero. So parang substitute. Imbis na asno din ang ipambayad, kordero na lang. Substitute. At kung hindi mo tutubusin ito, iyong babaliin ang leeg nito. Lahat ng mga panganay na lalaki sa iyong mga anak ay iyong tutubusin. Sa Greek word po, mga kapatid, mga kaibigan, ang Griego na salita sa ang ibig sabihin ng redeem is to release on payment. Palayain matapos nagbayad ng ransom. Matthew chapter 20 verse 28. Please turn there. Matthew chapter 20 verse 28. Ang sabi po dito, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So it is ransom for many. So makikita natin, ito po ang mga images, ang mga imahe ng katubusan na binabanggit sa Biblia. We have been liberated, pinalaya tayo, we have been set free. And then meron pong ransom price na binayaran.
Now, ang ating redemption po bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Our redemption implies na tayo po ay alipin. Tayo po ay nakatanikala sa isang bagay or isang tao. Now, ang tanong dito, kanino tayo napalaya? From whom or from what have we been delivered? Well, malinaw po na sinasabi ng Biblia, unang-una, tayo po ay pinalaya mula sa demands of the law. Remember, the law demands death. For the wages of sin is death. At ang law po ay nagdi-demand ng 100% obedience para po sa ating katubusan. Nasabi po ng Galatians chapter 3 verse 10. Please turn there. Galatians 3:10, ang sabi dito, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. We are under condemnation by the law's pronouncement. At walang tao ever since nahulog ang tao, walang kahit isa ever since nahulog ang tao sa kasalanan, ay makakasatisfy sa hinihingi po ng batas. Now, we have been delivered from the obligation of perfect obedience. We have been delivered from the obligation of perfect obedience because somebody obeyed the law perfectly for us. Hindi ibig sabihin ito na ang demand ng law ay nire-reduce at pwede na tayong pumatay ngayon, pwede na tayong magsinungaling, pwede na tayong hindi mag-observe ng Sabbath. Not that the demands of the law have been reduced, but lahat ng demand ng batas na 100% obedience ay natupad ng ating Panginoong Hesukristo. They were all accomplished for us through the life of Jesus Christ. Hindi ibig sabihin nito na tayo ay malaya na mula sa ipinag-uutos ng batas para sa ating kabanalan. But we have been set free from the condemnation of the law. Ano pa? Ano pa ang deliverance or redemption na sinasabi ng Biblia tungkol sa atin na mga anak kay Kristo? We have been set free from the power of sin na dati ay alipin tayo ng kasalanan. Lahat po ng tao na ipinanganak dito sa mundo ay alipin ng kasalanan. Slaves to sin. Nasa ilalim tayo ng pamumuno ng kasalanan na wala tayong abilidad na tumakas mula sa pag-aalipin sa kasalanan. Now, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay pinalaya na mula sa kasalanan at tayo ay pinanumbalik ng Diyos sa kanyang pabor at na-restore ang image ng Panginoon. And we are now enabled to love God. We are now free to love God. Sapagkat hindi na po tayo alipin sa kasalanan. Yun ang malinaw na language ng Romans chapter 6 verse 18. Please turn there. Romans chapter 6 verse 18. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. That is redemption. Redemption from the dominion of sin. Ano pa? Ano pa ang picture of redemption na itinuturo ng banal na kasulatan sa atin? Tayo po ay napalaya na mula sa kapangyarihan ni Satanas. Don't you know na sa Biblia, tinatawag po si Satanas na prinsipe at Diyos ng kasalukuyang panahon? Si Satanas po ay alipin niya ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng kaniyang kasinungalingan at pandaraya. Saan yan matatagpuan? 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. Alipin ni Satanas ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng kaniyang kasinungalingan at pandaraya. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi na nanampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So there is what we call blindness, mga kapatid, mga kaibigan. At sinuportahan yan ng 2 Timothy chapter 2
verses 24 hanggang sa 26. Please turn there. 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 26. Ang sabi dito, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matiyaga, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan at sila'y matauhan at makawala sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang gawin ang kaniyang kalooban. So you see, ito po yung gawain ng Diablo. Binibihag ng Diablo ang mga makasalanan. Ayon pa sa King James Version, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Ito din po ang sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 8. Please turn there. Ephesians chapter 4 verse 8. Kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. And the same is also true with Mark chapter 3 verse 27. Ngunit walang makakapasok sa bahay ng malakas na tao upang samsamin ang kanyang mga ari-arian, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao at kung magkagayoy, maluluuban niya ang bahay nito. Ang kaharian ni Satanas ay kaharian ng kadiliman. At ang mga kabilang nito ay nasa ilalim ng kanyang pagkaalipin. Pero sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, hindi na po tayo nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas. At iyon po ang malinaw sa parallel passage ng Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Please turn there. Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Ang kalayaan na ating natanggap ay kalayaan mula sa kadiliman. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. So Jesus ay pinalaya tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ano pa? Ano pa ang redemption na itinuturo ng Biblia? Jesus also redeemed us from death, mula sa takot ng kamatayan. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 55. 1 Corinthians 15:55, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Kaya ang mga Christians, hindi na tayo takot sa kamatayan. Bagamat meron tayong takot para sa pain, bodily pain, yung process of dying. But we are no longer afraid of death because we know that to be absent from the body is to be present with the Lord. But you know what? Meron pang redemption na mas higit pa nito. Pinalaya tayo ni Kristo mula sa tuot at galit ng Diyos. Totoo, pinalaya tayo mula sa condemnation ng batas. Pinalaya tayo mula sa kasalanan, mula kay Satanas, mula sa kamatayan. Pero merong mas higit na kalayaan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Dahil ang pinakautang natin ay utang natin sa Diyos. At hindi natin mababayaran ito hanggat hindi mapawi ang puot at galit ng Diyos. Ang hustisya ng Diyos ay dapat masatisfied. Masiyahan ang hustisya ng Diyos. The wrath of God must be appeased. Kaya yung old covenant sacrificial system, ito po ay type and shadow. They bore the testimony of our redemption. Ang baka ay pinaslang pinatay. Ang dugo ng hayop ay ibinuhos and sprinkled sa mercy seat. Picture po ito ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na inalay doon sa cross ng Kalbaryo para sa katubusan ng kaniyang mga tao. And that leads us to the second point. What is the cost of our redemption? Ano ang halaga ng ating katubusan? Ang halaga ng ating katubusan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo po ang pinakasentro kung pag-uusapan natin ang katubusan. Walang katubusan na hiwalay kay Kristo. Tayo ay pinili ng Diyos kay Kristo.
ang eternal na purpose ng Panginoon ay na kay Kristo. Siya po ang Lamb na pinaslang even before the foundation of the world. Ang redemption po nag-i-imply na kinakailangang i-meet ang halaga, ang price, in order to secure our ransom, the price of our redemption, sapagkat ang ating utang sa Diyos ay hindi po masukat, hindi mabilang. Kung tayo ay nagkakasala laban sa Diyos, ang utang po natin ay hindi po masukat. And that is why eternity ay kulang. Kung tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, ang eternidad ay kulang po in order to satisfy our debt before God. Kulang ang eternidad upang mapawi ang galit ng Diyos. The wrath of God, dahil sa ating kasalanan, ay nagdi-demand ng redemption of infinite value. Kaya si Kristo ay ipinadanak niya ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo bilang ating substitute or kahalili. Pinasa niya ang ating kasalanan sa kanyang balikat at ibinuhos niya ang kanyang dugo in order to satisfy the justice of God. Now, go back to our text, Ephesians 1:7. Ang sabi po dito, sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. You see, it's all of His grace. It's all of grace. Romans chapter 3 verse 24 to 25. Please turn there. Romans chapter 3 verse 24 to 25. Ang sabi dito, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Kristo, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. And that is why the church is Christ's purchased possession. At ang halaga na ipinambili ni Kristo sa kanyang iglesia ay kanyang dugo, Acts chapter 20 verse 28. Ang sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. You see, the cost of our redemption is the blood of Jesus. 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Ang sabi dito, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Hindi yan ang halaga ng ating redemption, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sapagkat ang hustisya ng Diyos ay nagdi-demand na buhay ang kabayaran. And blood symbolizes life. Malinaw yan sa Genesis chapter 9 verse 4 to 6. Blood symbolizes life. Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo. At tiyak na aking hihingan ng sulit ang umutang sa inyong dugo. Aking hihingin ito sa bawat hayop at sa mga tao, bawat isa para sa dugo ng iba. Hihingan ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. Sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay padadanakin ng ibang tao, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Now, sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, na forfeit na niya ang kanyang buhay. Kaya ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, bilang Passover lamb or kordero ng Diyos, ipinadanak ni Kristo ang kanyang dugo bilang kahalili natin. Exodus chapter 21, chapter 12 verse 13. Please turn there. Exodus chapter 12 verse 13. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bagay na inyong kinaroroonan.
Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Kaya si Kristo, siya ang ating manunubos. And He is able to meet the demands of a just and holy God sa kanyang pagpadanak ng kanyang dugo doon sa cross. At ang kanyang pagbigay ng kanyang buhay sa kamay ng Ama. Sinatisfied ng ating Panginoon ang ating kasalanan. Binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. And at that very moment, si Jesus ay pumasok sa korte ng langit at claim ng ating Panginoon ang ating redemption. And this was demonstrated sa pagkapunit ng tabing doon sa temple ng Jerusalem nung si Kristo ay ibinigay niya ang kanyang hininga. Ang kanyang pagkabuhay muli ay nagpapatotoo na ang kanyang sacrifice ay tinanggap ng Diyos Ama at ang ating justification or pagpapawalang sala or pag-aaring ganap ay na-accomplish na, na-complete na. Wala nang ibang halaga pa na ibabayad para sa ating redemption but the blood of Jesus Christ. Now, pangatlong punto at panghuli. Ano ba ang end ng redemption? Saan hahantong ang katubusan natin? Ang kinahahantungan ng katubusan ay ang kapatawaran ng ating kasalanan. The new covenant brings forgiveness of sin. Ang batas, nagdi-demand ng 100% obedience pero walang provision para sa kapatawaran dahil sa disobedience. But the new covenant ay nangangako or nagdadala ng kapatawaran sa ating kasalanan. Jeremiah chapter 31 verse 34. Ang sabi dito, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naalalahanin pa, sabi ng Panginoon. At naging posible or natupad ang pangakong ito sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating teksto sa verse 7 ng Ephesians 1, sa kanya'y mayroon tayong katubusan. Sa kanya, kay Kristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Dahil bawat kasalanan ay umaani o kumikita ng puot ng Diyos at ang tanging pagdanak lamang ng dugo ng kanyang anak ang nagdudulot ng kapatawaran sa ating kasalanan. Sa katunayan, Hebrews 9:22, sa ilalim ng kautosan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At ito ang dahilan kung bakit ang iglesia ay bukang bibig po natin ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. We glory in the blood of Christ. At may mga songs na kinakanta din natin. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. There's power in the blood. Paboritong paksa ng iglesia ang dugo ng ating Panginoon dahil naunawaan natin that the blood of Jesus Christ was the price of our redemption. Would you over evil a victory to win? There's wonderful power in the blood. And then isa pang himno na kinakanta natin sa church, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Or ang composition ni Charles Wesley na kinakanta din natin, and can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died He for me, who caused His pain? For me, who Him to death pursued? Amazing love, how can it be that Thou, my God, should die for me? Now, paano matatanggap ng isang tao ang benefit ng katubusan na nakay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo? At ang Ebanghelyo na ating naririnig ay nagdi-demand ng pananampalataya. Nananampalataya tayo sa merito ng atoning sacrifice ng ating Panginoong Hesukristo. Sa perfection ng kanyang blood na satisfied ang hustisya ng Diyos. What else? The gospel also demands repentance. Ibig sabihin, turning away from our wicked sin and turning to forever follow the Lord Jesus Christ.
1 John chapter 1 verse 7 to 9. This is a common passage. 1 John 1, 7 to 9, ang sabi po dito, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuhan. So, sa utak ng ating Panginoon na hindi po natin masukat, lahat ng possible scenario ng redemption ng mankind ay pwede naman nating i-explore. Pero wala nang ibang scenario na epektibo para sa ating kaligtasan. It would be impossible na ang Diyos ay magpapatawad lang. Sige, patawarin kita dahil ako ay maawain at mahabagin. That would violate His justice. Hindi masosolve ang ating kasalanan kung pahihintulutan ng Diyos ang mga makasalanan na pumasok sa Kanyang presensya at hindi napapansinin ng Diyos ang kasalanan ng mga tao. That is a violation ng Kanyang justice. That would be injustice sapagkat ang mga anghel na nagkasala ay hindi niya pinalagpas eh. Pinarusahan. At hindi rin pwede na linisin natin ang ating buhay upang tayo ay matubos. Buhat ngayon, hindi na tayo magkakasala. Hindi rin yan makakalutas ng ating guilt sa harapan ng Panginoon. Paano ang kasalanan natin 10 years ago? 20 years ago, mula pa nung pagkabata tayo, granting na hindi na tayo magkasala buhat ngayon, what about our sins in the past? Or baka hayop ang substitute? Hindi rin pwede. Dahil ang hayop ay lower order of creation. They are not created in the image of God. Ang hayop nga sa Old Testament ay type and shadow lang yun sa tunay na sakripisyo. At ang mga hayop ay hindi po sila mga moral being. Ang kasalanan ni Adam ay hindi po nilagay sa mga hayop. Ang kasalanan ni Adam ay napunta sa kanyang salinlahi. What about angels? Mga anghel po ang tutubo sa atin? No. Yes, walang kasalanan ang mga angels. Pero hindi sila nakaranas ng pagiging tao. Sila ay mga espiritu. Hindi rin nila naranasan yung tukso. And they could never do anything about our sinful nature. Now, sa utak ng Diyos na hindi po masukat, there is only one solution. At natunayan natin yan doon sa cross ng Kalbaryo. Kinakailangan ang manunubos ay God, Diyos. Sapagkat kung tao lang siya, wala siyang kapangyarihan na tubusin ang mga makasalanan. Pero kinakailangan na ang manunubos ay tao din. Sapagkat kung hindi siya naging tao, wala siyang qualification to represent us or to substitute for us. At dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dugo, kinakailangang maging tao si Kristo nang hindi nawawala ang kaniyang pagiging Diyos. So wala na pong ibang daan para sa ating katubusan, kundi ang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ang bugtong na manunubos, nakita po natin ang wisdom of God. Nalutas ang puzzle. Nasatisfied ang parehong hustisya ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. Yun po mga kapatid, mga kaibigan. At ano ang response natin sa biyaya ng Diyos para sa ating katubusan? Now, kung ikaw ay mananampalataya, dapat ang ating puso ay may papuri sa Kanya. Praise to the prophet, priest, and king, our Redeemer. Kakantahin natin yan mamaya. Dapat ang ating puso ay punong-puno ng papuri at pasasalamat sa Diyos. To the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Ano pa? Dapat ang ating buhay ay ilaan natin para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hebrews chapter 9, verse 14. Please turn there. Ang ating buhay ay ilaan natin sa paglilingkod natin sa ating Diyos. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo?
na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ano pa? We should depend on God at all times. It should serve as a constant reminder sa ating dependence sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin pwedeng iligtas ang ating sarili. Hindi sa pamamagitan ng ating pag-aayon o pagpapahirap sa sarili or palagihang pagdarasal as if ang prayer ang nagliligtas sa atin. No. They can never accomplish for our redemption. Only Jesus Christ, our Lord. At ang message about the redemption of God should increase our confidence before Him. Dahil na-accomplish nga ni Jesus Christ ang work of redemption. Kaya, confident po tayo ayon sa sinasabi ng Philippians 1:6. Ang sabi dito, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Now, para sa mga kaibigan natin na nagsasabing ang relihiyon, ang ibang relihiyon ay negosyo-negosyo lang, tell me if this is business. This is the gospel that we proclaim. We do not even preach business here. We preach redemption. Yes, merong ransom. Pero hindi po ginto, hindi po pera ang pinag-uusapan natin, but ransom, redemption by blood. And so we proclaim the blood of Christ. We proclaim Jesus Christ and Him crucified. At kaibigan, makasalanan ka, whether you admit it or not, makasalanan ka, nasa ilalim ka ng puot at galit ng Diyos. Papaano ka maligtas at mapalaya mula sa puot at galit ng Diyos dahil sa kasalanan mo? Only through the blood of Jesus. Propitiation. Kaya, magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya ka kay Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas mo. Only then could redemption be possible. Now, gawin mo na ito ngayon. Baka bukas ay huli ng lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa message ninyo sa gabing ito. Inihiling po namin ang bunga nito. Naway naunawaan ng bawat isa ang ibig sabihin ng redemption. And this is to the praise of the glory of your holy name, O God. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.